kundi pati na yung isang congressman na Eric Yap, yung kinatawan ng ACCIIS party list, na ewan ko kung paanong nanalo, mga kaibigan, ano po, ha? Kasi pangalawang sali na niya sa eleksyon, nung una, talo yun eh. Pero hindi siya ang kinatawan nung una. Nung natalo yun, binili po nitong Eric Yap na ito, kaya napunta sa kanya yung party list. At maraming nagoyo dyan, di ba? Akala nila, yung nagpa-plugging nung commercial niyan, yung mga tulpo, mga kaibigan, akala natin, sila yung mga OFW, naloko niyan eh, mga kaibigan eh. Napaboto niyan, sipin ninyo. Bilib na bilib sa mga damuhong yan, tatlong representation na nakuha niya na sa Congress, mga kaibigan. Eh well, ang pinag-uusapan naman natin dito, kaya ako lang binabanggit yan, dahil marami naman sa inyo, alam natin eh, hindi naman ninyo nalalaman kung sino yung Eric Yap. Kaya binabanggit namin sa inyo. Ang hindi ko lang alam, kung yung Eric Yap na yan, at saka yung Eric Yap na hinuli nung araw sa smuggling, diyan sa Subic, mga kaibigan, ang bigas sa Subic, eh yan din yun. Ngayon, tsaka na natin pag-uusapan yan. Ang issue ngayon ay kasama itong Eric Yap na ito sa mga nagkalat, naghasik ng lagim, mga kaibigan, na pagkatapos nilang magpatest sa COVID-19, akalain ninyo nanghawa kung saan-saan. At ang sabi nga ng Presidential Security Group ng PSG, baka sampahan nila ng kaso yan si Eric Yap. Dahil po sa inilagay niya sa panganib, pati daw ang buhay ng Pangulo. Mga kaibigan, dahil nagpunta pa siya doon sa Malacanang, akalain ninyo, mga kaibigan. Nagpunta pa siya doon sa Malacanang at marami pa siyang nakahalubilo. Pareho sila nitong si Juan, si Senator Aquilino Nene Pimentel, Duterte. Pareho silang maraming pinasyalan sa kabila na nagpate sila na dapat automatic pagkatapos mo magpatest ay nanatili ka na sa nag-quarantine ka na. Ito pa, ito namang Eric Yap. Ang dami ring pwedeng mahawahan ito. Ano po? Ito'y nagpa-testing din ito eh. Mga kaibigan, pagkatapos magpa-testing ay ano rin, pumunta pa sa Malacanang. Ngayon, di ba nauna nang nagpa-testing si Presidente Duterte, ba'y kinakailangan ulit ngayon? Ulitin niya yung ano niya, yung kanyang testing, mga kaibigan, sapagkat nangyari itong pagpunta nitong Eric Yap sa palasyo, nakahalubilo niya ron ang Presidente ng Pilipinas, mga kaibigan, tapos nang magpatest si Presidente Duterte na later on ang resulta negative. Di ba? Ngayon kaya, walang makapagsasabi kung hindi siya nahawa dito hindi siya nahawahan itong si Eric Yap, mga kaibigan. At kung mapapansin ninyo, sabi nga natin lagi, mabuti mga hindi ko naman pinagpapasalamat yun. Ang napupuna ko lang, bakit mga mayayaman ang tinatamaan itong sakit na ito? Ano ba yan? Turuan ba yan? Coronavirus ba na yan eh? Marunong kumilatis kung sino ang mayaman at hindi, mga kaibigan. Si Alvin Samson,
Mambabatas, very reckless and irresponsible. Asan mga common sense o kokote nyo? Gawan Maria Luisa, kailan pakulong pababain sa pwesto mga gazette at paggapatayo, peke, mga liderato dito sa Bacolod po at paggatian nila. Ginapigo ba ang pera dyan? Ha? Ginapala? Ayan, si Rodel Etorma. Parang andun si Nini Inare sa PDP Laban sa bahay ni Pacquiao. Siya yung naka-red seated at the right side. E di ba positive si Nini? Oo, positive na eh. Pati yung si Ito Inares. Si Chan Chan Pascual o Vito Lial, Tigradu. Huwag naman sana mahawa si Presidente kahit may mga palpak siyang nagawa. O, tama, kasi kailangan natin ngayon leader. O, simba may gusto mahawa. Kahit sino, hindi na dapat. Kasi dapat tumigil na yan. Kahit pa masamang tao yan, tamangan yan, huwag na sana. Kasi ganun din eh, hahawa rin. Isip na lang tayo ng mabuti, hindi yung masama kay sa kapwa, di ba? Kay masama sila. Si Celestino Rusty o Resky Tolentino, ha? Isang misisya. Si Cristina Maluntag Giyang, katropang Ella Samson Albiar, ha? Si Melvin, ha? Nabanggit na natin. Si Vanessa Rivera, Edgardo Lim ng New York. Si Jose Joy Asuan Belen. Smokers Couch lang po yan. Oo nga eh. Alam ko eh, nagbasa ako eh. Jojo Brian Aspiras ng Maynila. Si Oscar De Jesus, nabanggit na natin. Ano po? Si Mark Lema, Lerma Milagroso. Alberto Arevalo. Oo. Oh. Pagdasal na lang natin mga kababayan na wala na sanang mahawa, politiko man o hindi. Yan, tama yan. Sabi ni Edgardo Lim, Dante Di Guzman, dumating na ang karma raw. Paloy Pascay Pascasio Herrera. Benji Lebron de los Reyes. Raniel Gomez. Reynaldo Dison. Mirna Guillermo ng Chicago at si Roxanne Rankin ng Florida, mga kaibigan. Si Ruel Lemita. Si Arnaldo De La Paz. Si Brad Epi. Si Mirna Guillermo. Nabanggit na natin. Marlon Lansangan. Si Hector Palguera. Tahiti Papete, Bora Bora, Eric Moico, Radix Gonzalez, Robert Ledesma Barria, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Joey Regalado, I'm watching here in Los Angeles, California. Thank you po. Elmer Catulin, RJ Rivera, Freddy Mariano, Erwin Gutierrez, Leon Nilo, Ami Maranan, banda rin po ito. Ngayon ang drummer ni Nene, ng asin, ni Lolita. Carbon. Wilma Hilario, Jerome Pagong, si Reddy San Miguel, Lito Magat, Julian Leiper, Orlando Serrano, Mark Arlene Carr, si Jerry Grad, Ruel Masalaysay ng Balejo, California. Si wala na yata, ha? Marami pa pero nabanggit ko na iba eh. Si Priscilla Mercado Uy, si kaibigang Rudy Santos ng bandang Horoscope, si Freddy Del Rosario, Leo Canseco, Rosalinda Tabancora, Joan Uishi, Eric Tuanya, Francis Pizarra ng Maynila, Ted Noriega, Dean Bakulangan. Pero wala na po tayong oras, mga kaibigan, pagpaumanin po sa mga hindi po natin nabanggit. Ano po, pansamantala po tayo magpapaalam, ingat po tayong lahat, sumunod muna tayo, huwag muna tayong kumontra dahil po tayo ay pare-pareho madadamay o dadami ang madadamay pag hindi po tayo nanatili sa ating bahay.